Hi! Hello! Isang magandang araw, isang magandang hapon, isang magandang gabi sa inyong lahat at isang maganda kayo sa lahat. At gwapo kayo sa lahat. No? Tandaan po natin, meron na naman tayong pag-uusapan. Ano yun? Tandaan mo ito! Ano yung tatandaan namin, Brad? Basta, marami tayong dapat tandaan na pwede nating maging gabay sa ating buhay. Ano yung unang dapat nating tandaan ngayon? Tandaan mo, babaguhin ka ng Diyos. May mga taong nahihirapang magbago sa kanyang sarili. Totoo naman yun. May mga taong nahihirapang baguhin ang kanyang ugali, ang kanyang isipan, ang kanyang kalooban. May mga taong hirap na hirap baguhin ang kanilang sarili. At hindi lang yun, may mga tao din na hirap na baguhin ang kanyang mga mahal sa buhay. At may struggle yan, may paglalabanan yan, na pinipilit nating mabago ang isang tao. Kaya tandaan mo ito! Ano yan, Brad? Basta tandaan mo ito! Babaguhin ka ng Diyos. Babaguhin tayo ng Diyos! Agree? Agree na lang tayo. Ang pagsuko sa Diyos ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat maliban ang tao ay sumuko sa Diyos, hindi siya magbabago. Sapagkat sa ating sariling kakayahan, mahirap baguhin. Kaya ang pagsuko sa Diyos ay pagpapakita ng isang pananampalataya sa Kanya. Kung handa kang makipag-isa, kung handa kang makipag-isa sa Diyos at umasa sa Diyos, nakatitiyak tayo. May malaking magbabago sa ating buhay. Magbabago ang inyong buhay, ang ating buhay, magbabago pati ang ating mga mahal sa buhay. Ang pagbabago ay isang malaking pagbabagong anyo or itsura. Yan ang kahulugan ng transformation. Ang pagbabago ay isang malaking pagbabago sa anyo o itsura. Mga importanteng mga nagaganap sa ating buhay. Halimbawa, ang isang nasa hustong gulang na nagkaroon ng tinatawag na driver's license. Diba? Malaki na ang pagbabagong pwedeng maganap sa kanya sapagkat pwede na siyang makapagpatakbo ng mga iba't ibang uri ng sasakyan kumpara nung siya ay wala pang lisensya sa pagmamaneho. Diba? Ang isang tao kapag nagkaroon na ng passport, ba, malaki na ang pwedeng magbago sa kanyang buhay. Diba? Ang isang tao na katulad ko na may edad na na nakapag-aral sa kolehiyo. Aba, pag ako'y nakagraduate o ang isang estudyante nakagraduate sa kolehiyo, bay malaki na ang pwedeng ipagbago ng kanyang buhay. Lalo pa pag nagmastiral. Diba? Malaki ang babagong pwedeng magbago sa isang tao. Halimbawa, ang isang babae o ang isang lalaki, ba, malaki ang pwedeng ipagbago sa panahon na siya ay nakapag-asawa na. Kaya nga, ang pag-aasawa ay pwedeng guminhawa ang buhay at pwede ding hindi maginhawa ang buhay. Ayan. Kasi ang isang tao pag nag-aasawa na, nagbabago na talaga ang takbo ng buhay kumpara sa single, di ba? Kumpara sa wala pang asawa. So malaki ang pwedeng ipagbago ng pag-aasawa ng isang single. No? So yan ay pagbabagong anyo. So isang pangyayari, malaking pagbabago na pangyayari na pwedeng maganap sa ating buhay. Pero, yung pagbabago, yung transformation na ating pinag-uusapan ngayon ay pumapatungkol sa spiritual transformation. Sa spiritual na pagbabago ng buhay, buhay natin. No? Gusto ko munang bumasa sa inyo ng Citas, chapter and verse sa Bible, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma ay ganito po ang sinasabi. Romans 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay,
banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Yan yung sinasaad ng Romans chapter 12 verse 1 to 2. Isang transformation in spiritual na kalagayan. Kumpara doon sa nabanggit na natin ng una. So, ano ang ibig sabihin ng transformation in spiritual sa spiritual na kalagayan? Ang spiritual na pagbabago ay nangangailangan ng mahalagang pagbabago or pagbabago ng kanyang palagay, isipan, literal na pagtingin, papunta sa spiritual na pagtingin. Yun yung tinatawag na transformation spiritually. Literally, ito spiritual. Kung dati ang ating isipan para lamang sa mundong ito, para lamang sa mga usapin ng mundong ito, ang isang taong nagbabago spiritual ay umaangat yung kanyang antas ng isipan, ng kanyang pagbabago, nagkakaroon ng spiritual. So ang transformation ay hindi lang pagtulad kay Jesus, sapagkat marami nagsasabi na kailangan mag-transform tayo at tularan natin ng eksakto ang ating Panginoong Jesus. Ang hirap siguro na matularan ang Panginoong Jesus, ngunit hindi sa ganong kabigat na kalagayan ng pagbabago na babaguhin tayo ng Diyos. Ang mahalaga sa atin dito ay magkaroon tayo ng tinatawag na bunga ng Espiritu. Hindi man natin matularan ang buhay, pamumuhay, mga gawa at pagsasalita ng ating Panginoong Jesus, ngunit sa tulong ng bunga ng Espiritu, fruit of the Spirit, ay magagawa nating mabago yung ating sarili or magagawa nating magpaubaya sa Diyos para baguhin ng Diyos ang ating sarili, sapagkat ang ating isip hindi hirap talagang baguhin, di ba? Yung ating palagay, yung ating kalooban, yung ating mga gawain, mahirap talagang baguhin yan. So, transformation is not trying to be like Jesus, but rather the fruit of the Spirit. Yung magtaglay tayo ng banal na Espiritu or bunga ng Espiritu. So, mind renewal that brings about transformation. Kapag nagbabago yung ating isipan, nagkakaroon tayo ng pagbabago patungkol sa ating sarili, sa ating isip, sa ating kaluluwa, na ang Diyos lang ang pwedeng makagawa nito sa atin. Kasi nga sinasabi natin, mahirap baguhin ang ating sarili. Narinig niyo na ba yung salitang gusto kong bumait pero di ko magawa? Bakit? Kasi problema natin yun eh. Gusto nating bumait pero di natin magawa. Nahihirapan tayo. Pero ang gusto natin, bumait. Kaya lang pag nakikita mo yung taong nagpapakulo ng dugo mo, nawawala na yung iyong bait. Diba? Napapalitan ng galit, ng hinanakit, ng sama ng loob. Ngayon ang tanong ay ito. How God can transform your life? Paano ba binabago ng Diyos ang ating buhay? Paano nga ba? Napakasimple lang naman. Tayo ay pinatawad, nilinis ng Diyos sa ating mga kasalanan, at yung mga kasalanan na ating ginagawa ay iwawaksi, itatakwil na natin sa ating buhay, sapagkat tayo ay makikipag-isa na bilang isang bagong nilalang sa pamamagitan ng kanyang anak na Jesus. So, nagkakaroon lamang ng malaking pagbabago sa ating buhay kung tayo ay makikipag-isa sa kanyang bugtong na anak. Kasi nga sa ating sarili, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili sapagkat namumuhay tayo sa ating lumang pagkatao, sa lumang ugali, sa lumang prinsipyo. Ngunit, yung pakikipag-isa natin kay Jesus ang siyang nagiging dahilan kaya nababago tayo ng Diyos araw-araw. So gumagawa ang Diyos sa ating buhay araw-araw. Bakit? Hindi kasi natin kayang baguhin ang ating sarili. Narinig ko yung isang patotoo ng isa nating kapatid. Siya ay hindi nabago ng kanyang nanay. Hindi siya nabago ng kanyang tatay. Naging basagolero siya. Mahilig sa gulo, mahilig sa away. Hanggang sa naging
parang kinatatakutan siya doon sa kanilang lugar. So basag ulo, laging may kaaway, hanggang sa nabilanggo siya. Hindi siya nabago ng kanyang nanay, ng kanyang tatay, ng kanyang mga kapatid, hindi siya nabago doon sa kanilang barangay, ng mga barangay, ng mga tanod, hanggang nakulong siya. At doon sa kulungan din mismo, hindi siya nabago nung bilangguang pinagkulungan sa kanya. Hindi siya nabago ng mga warde na nadoon, hindi siya nabago ng mga taong nangangasiwa doon. Pero nang dumating ang salita ng Diyos at magkaroon ng gawain doon, pangangaral ng salita ng Diyos, habang nasa healing session, umaagos na lang ang kanyang luha at nagdesisyon siya sa kanyang sarili na baguhin na rin ang kanyang sarili sapagkat ito yung udyok ng salita ng Diyos na gusto siyang baguhin. Kaya ang lagi niyang madalas sa sinasabi, hindi ako nabago ng aking mga magulang, hindi ako nabago ng aming barangay, hindi ako nabago ng aming mayor, hindi ako nabago ng bilangguan, pero ang nagbago sa akin, walang iba, si Jesucristo. Yung kanyang pakikipag-isa kay Jesucristo bilang isang bagong nilalang, yun ang nagtulak sa kanya para siya'y ganap na magbago at maglingkod din sa Diyos. Kaya ikaw na nakikinig, nanonood ng video ito, hindi mo man kayang magbago sa iyong sarili, tandaan mo ito, babaguhin ka ng Diyos. Sa ayaw at gusto mo, sa ayaw at gusto natin, babaguhin tayo ng Diyos. Agree? So, how can I be spiritually transformed? Paano ba ako magbabago spiritual? Una, na dapat nating gawin para tayo tulungan na magbago ng ating Diyos, bagamat gusto niya tayong baguhin, meron din tayong part. Kasi hindi naman tayo kinikwelyuhan ng Diyos na sabihin sa atin, magbago ka. Hindi naman tayo pinepersa ng Diyos. Binibigyan pa rin tayo ng free will ng laya. Una, how can I be spiritually transformed? Number one, ialay ang sarili bilang handog na buhay ayon sa ating binasa sa Romans 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Iaalay ang ating sarili, ipapaubaya sa ating Diyos. Bilang ano? Handog na buhay sa Diyos. Kaya lang sa panahong ito, may mga taong nagsasabi na saka na lang ako maglilingkod sa Diyos. Saka ko na lang iaalay ang aking sarili sa Diyos. Naalala ko yung isang kwento. Merong isang namasukang babae sa isang maaluwang pamilya. Masaganang pamilya. So, naglingkod siya dun sa mag-asawang ito, ng magkaanak, yung kanyang mga amo, pinaglingkuran din niya yung mga anak ng kanyang amo. Nagkaapo yung kanyang mga anak o mga anak ng kanyang amo, pinaglingkuran niya pa din. So, doon na siya nagkaedad, doon na siya tumanda. Hanggang dumating ang panahon, nagkasakit siya. At nang siya'y magkasakit, dahil naging mabuti naman siyang katiwala, naging mabuting kasambahay, siya dinala ng kanyang mga amo sa paggamutan sa ospital. At habang siya nararatay sa ospital, ang sabi ng kanyang mga amo, iha, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo at ibibigay namin. Dahil ikaw ay naging mabuting kasambahay, naging mabuti sa aking mga anak, naging mabuti sa aking mga apo, sabihin mo lang, humingi ka at ibibigay ko ang iyong hihingiin. Sabi nung nararatay na katulong, habang siya ay nasa ospital, sabi niya sa kanyang mga amo, ma'am, sir, kung po pwede po sana ang request ko, dugtungan pa ninyo ang aking buhay. Sabi ng kanyang mga amo, iha, imposible ang hinihingi mo. Diyos lamang ang pwedeng makapagdugtong ng buhay ng tao. At hindi namin kaya ang hinihiling mo sapagkat kami walang kakayahan tulad ng Diyos. Sabi ng kanilang katulong, kung nalaman ko lamang na noon pa na Diyos lang ang makapagdudugtong ng aking buhay, siya ang makapagdadagdag ng aking buhay,
Hindi na sana ako nagpakatanda-tanda ng paglilingkod sa inyo, sa iyong mga anak, sa iyong mga apo. Hindi ko sana inubos ang aking sarili sa inyo. Nagpakatandang dalaga ako, naglingkod ako sa inyo. Yung pala, hindi nyo magagawang madugtungan ang aking buhay. So anong ibig sabihin? Diyos lang ang pwedeng makapagdugtong ng ating buhay. Kaya ang ating sarili, ialay natin bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Yun ang karapat dapat na pagsamba na sinasabi ni San Pablo. So, paano ba ako magkakaroon ng pagbabago espiritual? Una, ialay ang sarili bilang handog na buhay sa Diyos. At yun daw yung karapat dapat na pagsamba natin sa Kanya. Kalawa, huwag nang umayon sa takbo ng mundong ito. Basahin natin uli ang Romans chapter 12, verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Ano ang ikalawa? Huwag nang umayon sa takbo ng mundo. Ano ang tinutukoy na takbo ng mundo? Yung uso ngayon. Maraming uso ngayon na taliwas sa kalooban ng Diyos. Maraming uso ngayon na hindi approved sa Diyos. Maraming uso ngayon na hindi naka-align. Saan? Sa Diyos, sa kanyang utos, sa kanyang mga salita, na kontra sa kanyang mga aral. Ano yun? Hindi ko na pwedeng isa-isahin. Maiksi lang ang ating video. Maiksi lang yung ating pagtatalakay. Maiksi lang itong tandaan mo. Ito! Ayan, ikalawa. Huwag na umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag makiuso. Minsan, kung alin pa naman yung uso, yung hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Naalala ko yung kwento. Meron daw isang teenager, 13 years old, sabi niya, lumapit sa kanyang mama at sa kanyang papa. Sabi niya, ma, pa, sabi niya, 13 years old na ako. Sabi, ayun naman, teenager ka na anak, sabi niya. Ma, pa, bilhan niyo na ako ng bra. Teenager na ako eh. 13 na ako. Hindi, sabi nung nanay. Sabi nung tatay, hindi. Sige na, ma. Teenager na ako, 13 na ako. Bakit yung kalaro ko binilhan na ng bra ng kanyang mga magulang? Bakit ako hindi pwede? Bilhan niyo ako ng bra? Sabi nung teenager. Sabi nung nanay, hindi nga pwede. Sabi nung tatay, ano ka ba, hindi nga pwede? Ay bakit nga sila binilhan na? Kalaro ko lang sila, kaedad ko rin lang, pero binilhan na sila ng bra ng kanilang mga magulang. Bakit ako hindi pwede? Sabi nung nanay, pag hindi ka tumigil, George, papalakulin ko yung ulo mo. Kaya pala hindi pwede na bilhan ng bra. Alam niyo kung bakit hindi pwedeng bilhan ng bra? Sagot! Sagot! Bakit hindi pwedeng bilhan ng bra? Kasi lalaki yung kanilang ano. Tama? Babae lang ang dapat na nagsusuot ng bra. Ayan. Yan ang ikalawa, huwag na umayon sa takbo ng mundo. Yung mga uso na taliwa sa kalooban ng Diyos. Yung ikalawa, paano ba ako spiritualing magbabago? Una, ialay ang sarili bilang handog na buhay. Ikalawa, huwag na umayon sa takbo ng mundo ito. At ikatlo, basahin natin ang Romans chapter 12, verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ayan, ikatlo. Nandun na ikatlo. Ano ikatlo? Magbago ng isipan. Ayan. Babaguhin yung ating isipan upang mabatid natin kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Siyempre, kung ang ating isipan ay hindi naka-align sa Diyos, hindi naka-align sa kanyang salita, hindi natin malalaman at mauunawaan yung mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang tanong ngayon dito ay, kumusta na ba yung isip natin? Ano ba ang laman niyan? Ano ba ang tinataglay niyan? Ano ba ang nakakarga sa ating mga isipan? Ano ba? Yan. Mabuti? Masama? Puro katanungan? Puro pag-iisip ng hindi maganda? Kumusta ang laman ng ating isip? Sa isang bansa daw na lugar sa bansang Amerika,
merong magbabakas yung Pilipino dito sa Pilipinas. Nalaman ng kanyang boss na siya magbabakasyon. Sabi daw sa kanya, "Iho, magbabakasyon ka pala sa Pilipinas," sabi niya. "Oo, sir," sabi niya. "Oo, boss," sabi ng kanyang boss, "dahil naging mabuti ka namang tauhan dito sa aking kumpanya, ano ba ang gusto mong pabaon ko sa iyo?" Ba, natuwa siya, siyempre, pababaunan siya, di ba? Nakakatawa yun, sabi niya. "Eh, boss, ano ba yung ipapabaon mo sa akin?" Sabi niya, "Ikaw, mamili ka. Anong gusto mo ba? In kind or in cash?" Aha, may pagpipilian, dalawa. In kind or in cash? Bagay o pera? Di ba? Sabi naman itong kwan, medyo mautak-utak din itong kanya employer. "Eh, boss, pwede ho bang magtanong? Hindi naman sa sinasamantala ko yung kabutihan niyo." "Eh, boss, kung bagay, ano po ba yon?" Sabi niya, "Kapag bagay ang hiningi mo, ang ibibili ko, ang ibibigay ko sa iyo ay relong Rolex." Wow. Alam niyo naman kung magkano ang halaga ng relong Rolex, di ba? "Sir, hindi sa sinasamantala ko ang kabutihan mo. Isa pa, tanong. Kung cash naman, magkano ang halaga na cash na ibibigay mo sa akin bilang pabaon?" Sabi ng kanyang boss, "Kapag cash ang hiningi mo, bibigyan kita ng $1,000. Lumaki yung kanyang tenga, yung kanyang mata. "Isa pa, sir," sabi niya, "last na lang. Kung yung relong Rolex ang hihingin ko, tanong ko lang, boss, magkano bang halaga nung relong Rolex?" Sabi niya, "Ang halaga na relong Rolex ay nasa mga $2,000. Wow, sabi niya. Big time sa isip niya. Sabi na lang niya, "Sir, yung relong Rolex na lang po ang kukunin ko. Yun na lang ibigay mo sa akin. Kasi pag uwi ko po sa Pilipinas, yung relong Rolex, ipapasalubong ko sa biyanan ko." Sabi nung kanyang boss, "Wow, ang bait mo namang manugang," sabi niya. "Hindi naman sa nakikialam ako. Bakit hindi ikaw ang magsusuot ng relong Rolex? Mamahalin yun. Bakit mo ibibigay sa biyanan mo? Ayaw mo ba ng relong Rolex?" Sabi nung kanyang boss. Sabi niya, "Ganito po kasi yun, boss. Pag uwi ko sa Pilipinas, yung ibinigay mong Rolex, pag ako ang nagsuot nun, at makita yun ng mga hold upper, pag na-hold up ako, baka mapatay pa ako ng dahil sa relong Rolex. Kaya ang gagawin ko, ibibigay ko na lang yung relong Rolex sa aking biyanan." Kumusta ang isipan? Kumusta ang laman ng kanyang isipan? Hindi maganda. Kaya siya magbibigay ng relong Rolex sa biyanan para yung kanyang biyanan ang mapatay, ang mapahamak. Kaya kumusta yung laman ng ating isipan? Ano ang sabi sa ikatlo? Magbago ng isipan upang mabatid ang kalugod-lugod sa Diyos. Yung kanyang bang plano, yung kanyang bang isip, kalugod-lugod ba sa Diyos yun? Kaya ang tanong dyan, kumusta ang laman ng ating isipan? Kaya para tayo ay magbago spiritually, ano ang dapat natin gawin? Sapagkat gustong baguhin tayo ng Diyos, tandaan mo ito, babaguhin ka ng Diyos. At gusto ng Diyos na magbago tayo para ma-align yung ating isipan, yung ating puso, yung ating buhay sa kanyang kalooban, sa kanyang presensya. Kaya ang una, paano ako magbabago spiritually? Una, ialay ko ang aking sarili bilang handog na buhay. Pangalawa, huwag nang umayon sa takbo ng mundo, sa uso. At ikatlo, magbago na ng isipan upang mabatid natin kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Maraming salamat. At kung napagpala po kayo ng video ito, huwag niyo pong kalimutan na mag-like. Mag-comment na din sa comment section at mag-subscribe na din. Siyempre. Huwag niyo din kakalimutan, kalimbangin yung bell icon dyan sa ibaba ng video para palagi kayong ma-notify kapag may bago akong upload na video. Agree? Tandaan mo ito, babaguhin tayo ng Diyos. Maraming salamat and God bless sa atin pong lahat. Salamat sa inyong panonood.